Purihin ang Panginoon. Salamat, Sister Charm, Sister Jai. At una sa lahat, kayong lahat ay aking binabati sa pangalan ng ating mahal at makapangyarihan ating Panginoong Jesus. Happy Sabbath and greetings all in the name of the Lord. Sa mga sumusubaybay sa Facebook at tiyak ako maraming mga program ngayon sa Zoom. Kaya purihin ang Panginoon, hindi lamang tayo nagpa-program ngayon, marami. At nakaka-excite. Iisa lang ang layunin. Magpiesta sa salita ng Panginoon. Sa ating pag-umpisa, nakaka-excite ito mga kapatid. Biro mo yung pinag-aralan natin na mayroong problema yung Laodicea, in-evaluate ng Panginoon, puro ganun. Tapos kahapon na pag-aralan natin na tinataka ng Panginoon ang Laodicea. Ito yung 144,000. Ngayong gabi, mas exciting. Kasi idideklara ng Panginoon itong Laodicea, 144,000, na walang dungis. Kaya sa ating pag-aaral, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin banal, sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat, naggagalak, natutuwa. Pinapauna na namin ang aming pag-usap na merong excitement sa inyong ginawa sa amin. Hindi sa aming sarili, kung hindi ang inyong ginawa dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal, sa inyong concern sa bawat isa sa amin. Na kami ay inyong inayuhan at sa magitan ng inyong biyaya, gabay, pananahan ng banal na Espiritu, kami ay inyong tinuruan, sumuko sa inyo upang kami ay inyong magamit sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Kami ay inyong sinaliyuhan at ngayon aming pag-aaralan kung paano nyo kami idideklara bilang mga walang dungis. Kaya muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo Panginoon. Kaluwalhatian, lahat ng kapangyarihan ay binabalik namin sa inyo at sa oras na ito ay muli namin kinikilala ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magbubukas muli ng aming mga pag-uunawa upang aming maintindihan, maranasan, maging patutuo ang katotohanan, kapangyarihan ng inyong banal na salita. Higit sa lahat, ang inyong mensahe ng pag-ibig at panawagan sa iglesia sa huling iglesia ng Laodicea. Salamat Panginoon sa pagdinig sa iyong panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Okay. So kahapon ating napag-aralan na ang context, bakit may magtatanong sa inyo, Brother AP, bakit napapunta sa 144,000 yung Laodicea? Okay, i-parallel muna natin ng konti. Yung Laodicea is the last church, the last generation of Christians, believers, before Jesus will come. Pagdating doon sa Revelation chapter 7, ito yung merong anghel na lagi nyo makikita yung anghel eh. Pag sa Bible, laging come down from heaven. Dito, paakyat yung anghel. Oh, na tapos, sinabihan yung mga apat na anghel na nasa sulok ng mundo na huwag mo nang bitawan yung hangin. Yung hangin niya yung mga stripes, mga kaguluhan dito sa mundo. Habang hindi pa natatakan. At hindi nakita ni Juan. Pero narinig niya lang ang number ng 144,000. So kahapon na pag-aralan natin yung 144,000 is not a literal number. It's a symbolic number. Ngayon, huwag tayong maguluhan, huwag tayong malito, kasi yung 144,000 na tinatakan dito yung sa lupa bago darating yung Great Tribulation. Tapos yun ay nasa lahi, hindi na ni Jacob kung hindi lahi ni Israel. Tapos merong ang mga pangalan doon, merong isang tribo na tinanggal doon sa original at pinalitan ng nearest kin. Okay, ngayon, pagdating sa verse 9, nandito na ito sa langit. Nandito na sa trono ng Diyos. Sila ay nagsasamba. Huwag tayong malilito. Dito, hindi niya na narinig. Nakita niya na ay malaking, kalimutan ko yung term, pero great multitude na nagsasamba sa Panginoon. At paano natin malaman na ito ay yung 144,000? Kasi nalilito, nakakalito ito pag ang ating pag-aaral ay sariling pag-iintindi at mga naririnig lang. Pero pag pahintulutan natin magsalita ang Biblia sa atin in its context,
doon natin malalaman. Kasi sa verse 13, mayroong nagtanong. Ang sabi dito, sino itong mga to at saan sila galing? Sila na mga naghugas ng kanilang mga damit ay at mapuputi. Saan sila galing? Tingnan niyo mga kapatid sa verse 14. At ang sagot sa akin, sabi, alam mo, sinabi niya sa akin, these are they which came out from the great tribulation. Walang ibang lalabas, walang ibang grupo na lumabas sa great tribulation kung hindi ang 144,000. Dito sa verse 4. Okay, yan yung pinag-aralan natin kahapon. So tinataka ng Panginoon at ang tatak na yon ay tatak na pangalan ng Panginoon sa kanilang noo. Ibig sabihin nun, a mind that is settled in the truth as it is in Christ, in the gospel. Okay, ngayon naman, mas exciting ito kasi kahapon tinatakan. Ngayon, i-declare ng Panginoon na faultless yung Laodicea. So, pagtutuo na natin ang pansin ngayon is Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Ang context ng 144,000 dito is the everlasting gospel. Babasahin ko muna, tapos titingnan nyo yung mga characteristics nila isulat natin para pag ay tuloy-tuloy yung ating pag-aaral, hindi tayo masyado mahirapan. Okay? Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Then I looked, and there before me was the Lamb standing on the Mount Zion. Dito sa first sentence or statement, meron na kaagad tayo ditong mapalad at maluwalhating pag-asa pag sinabing may nakatayo sa bundok. Ito ay nag-a-announce ng victory. So, in Jesus Christ, we are already victorious against sin, against Satan, against self. So, I look, nakita niya, and there, before me standing, the Lamb standing in Mount Zion, and with him, 144,000. Ito na yung description. Who had his name and his father's name. Talking about Jesus Christ, dito yung he. His name and his father's name. Written on their foreheads. And I heard a sound from heaven like a roar of rushing waters and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of a harpist playing their harps. And they sang a new song before the throne, sa langit na ito mga kapatid, and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000. Who had been redeemed from the earth. Oh, ito isa na naman tong clue natin. And these are those who did not defile themselves with women. And they keep themselves, for they keep themselves pure. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among men and offered at first fruit to God and the Lamb. No lie was found in their mouths. They are blameless. Wow. Ngayon mga kapatid, ang implication ng 444,000, hindi ito literal na number. Kaya sa verse 4 ng chapter 7, narinig niya lang kasi the gospel is to be preached into all the world. So hindi niya makita kung saan-saan, may sa Japan, may sa Cavite, may sa Australia. Ganun yung pangyayari noon. But the vast multitude. Okay? It's not literal number, but vast multitude. Alam naman natin na merong dalawang aklat tungkol sa 144,000, pero nandyan lang yan sa New Testament, nandyan lang yan sa iisang aklat. Revelation. So Revelation chapter 7 in the context of the seven seals, and Revelation chapter 14 in the context of the three angels' message. Ngayon, ang sa chapter 7, sagot ito sa tanong na who shall be able to stand pagdating ng great day of the wrath of God sa second coming. At nating napag-aralan na meron talagang tatayo sa second coming. Darating yung great tribulation pero tatayo sila. Lalabas sila because kasama nila yung blue fire, si Jesus Christ, sa great tribulation. Yun ang tinatawag na the War of Armageddon. It's a final showdown between Christ and Satan. That's the final showdown of the great controversy. Okay.
At siyempre, tiyak na pagdating ng Panginoon, matinding pangyayari yan. Alam nyo kung bakit matinding pangyayari? Pagdating ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kaluwalhatian ay wala nang takip. He will come in its full glory of His divinity. So sa mga believers, kaya mga kapatid, yung everlasting gospel to be preached into all the world, hindi ito yung second coming. Ito yung first coming ni Jesus Christ through His holy history. He came to save the whole world, all sinners. Yung second coming ni Jesus Christ, glorious, maluwalhati, masigla, puno ng excitement, lamang doon sa mga nanampalataya, nanatiling nanampalataya. Huwag tayong makonfuse sa hope of the gospel tsaka sa gospel or the everlasting gospel. Ngayon, nandito na tayo sa Revelation 14. Buksan nyo lang yung aklat nyo sa Revelation 14. Makikita nyo dyan yung implication ng 144,000. Sila yung malaking, anong multitude sa Tagalog? Karamihan. Lubhang karamihan. Lubhang karamihan. Vast multitude. Thank you. Oo. Okay, ngayon, Revelation 14, ang context nito ay the three angels' message. So ngayon, ano ang magpo-produce ng 144,000? Bakit mayroong 144,000? O makikita natin dito yung context ng three angels' message. So ngayon, ang magpo-produce ng 144,000 is the three angels' message, which is the righteousness by faith or Christ our righteousness, the everlasting gospel. That is the present truth. Ito yung magpo-produce ng 144,000. Ngayon, pakiusap ko lang mga kapatid, bilang mga Kristiyano at nananampalataya at bilang Seventh-day Adventist, dapat masense na natin yung movement ng Panginoon na hindi siya coming soon. Nandiyan na yung kanyang mga apak. Nandiyan na ng kanyang mga movement. Kita niyo mga kapatid, pag noong una kasi nanonood ako ng sine, dito sa kanan, nandiyan yung mga pictures ng mga now showing. Dito naman sa kaliwa, coming soon. Coming soon yung picture. So nandun, yung sine. Nandun yung picture, pero wala pang sine. Although sinasabi dito sa Bible na coming soon si Jesus Christ, nung panahon pa yun kasi pinangako niya yun. Pero we are already living in the last days. And God, He is moving. He is executing His act ng kanyang pagdating para magising ang kanyang mga tao. At gagamitin niya ito sa magitan ng iglesia na kanyang sinaway at ngayon kanyang sinelyuhan at ngayon sila yung diniklara doon ito sa langit na bayan na sila ay walang dungis. Kaya mga kapatid, yung three angels' message can be described, ito yung sealing message. Pag narinig natin ito at tinanggap natin that Christ is our only hope of righteousness, His righteousness, when we accept, when we hear this message, we accept the righteousness of Christ, that is our standing, that is our hope, both now and in the day of judgment. Wala tayong pwedeng ma-contribute kung hindi ang pagsuko sa katotohanan ito. Kasi tinanggap na natin siya eh. Mga converted na tayo. Nagka-problema lang kasi hindi natin nalaman ng maliwanag yung mensahe. Ngayon, ang nakakapagtataka lang mga kapatid, 2006 pa. 2006. Ano yung 2006, Brother Epi? Doon idinagdag ng General Conference yung ika-28th fundamental belief. Ano yun? Growing in Jesus Christ and in the knowledge. Pero tayo, yung mga nalaman natin noon, hanggang ngayon, ito pa rin yung dinadala natin. Hindi tayo nag-grow sa knowledge. Kasi tuwing nagbabible study tayo, Sabbath school, ano mang gagawin natin, kung ano yung nalaman natin noon, pakiramdam natin, nandun na lahat sa Bible yun, at yun na yun. Pero nung nag-meeting ng General Conference noong 2006, dinagdag nila yung growing kasi doon nila nalaman na hindi tayo lumalago. Paikot-ikot ang tayo doon sa mga tinuturo natin nung mula nung panahon pa. Kita niyo mga kapatid? So the three angels' message is the message that is the one that will seal the people of God. This will produce
the 144,000. It is the message that will prepare people for the last days and the coming of our Lord Jesus Christ. It's not His soon coming, but His coming. Okay? Oh. So ito din, mga kapatid, ito rin ang, ito ang ating pinag-aaralan na itong message na ito, ito yung God's fine sa Laodicean, may bayad ito. Sa mundo, wala. So these three angels' message, the everlasting gospel, is God's final call sa mundong madilim ng kasalanan at lubog sa kasalanan. Ang panawagan na ito ay tanggapin ng ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas at siya lamang ang kanyang katwiran, ang kanyang pag-ibig, ang ating tanging pag-asa sa ating kaligtasan. Ngayon, titingnan natin ito, yung babalikan natin, no? Yung first five verses na 144,000. Dito sa verse 1, ang sabi dito, at aking nakita. Kung inyong mapapansin, mga kapatid, aking nakita. So, hindi niya narinig. Ano ang nakita niya? Tandaan natin, mga kapatid, sa Revelation chapter 7, verse 4, narinig niya. Pagdating sa verse 9, nakita. At nung narinig niya ito, hindi niya ito nakita, narinig niya doon sa verse 4 ng chapter 7 kasi nga kalat-kalat sila. Pero ngayon dito sa langit, sama-sama na sila sa trono. So Revelation, ang tinutukoy ng Revelation dito sa 144,000 na nakarating na sa chapter 14, nakarating na sila sa langit. So sabi dito, and I looked and before me was the Lamb standing on Mount Zion. This is the coming of Jesus Christ. Tatayo doon sa Mount Zion. Hindi dito sa mundo ha, pero kasi vision ito eh. The Lamb standing on Mount Zion talking about the coming of Jesus Christ. And with him 144,000 who has his name, 'di ba sinilyon sila, who has his name and his father's name written in their foreheads. Napag-aralan natin 'yon, yung pangalan ng Panginoon. Kung naalala nyo, yung pangalan ng Panginoon, yun yung Ten Commandments ng Panginoon. At yung Ten Commandments ng Panginoon, yun yung si Jesus Christ. Kung naalala nyo yung sa Blue Throne Study natin series. So ito din yung concept ng sa chapter 7. Ang ibig sabihin, they have the mind of Christ. They have settled in their mind, unchangeable. Ito yung seal, mga kapatid. Ha? Baka ina-expect pa natin na seselyohan pa tayo. Ito yung mensahe na pag narinig natin, magde-decision tayo sa sarili natin kung ito ay para sa akin, isusuko ko yung aking makasalanan kahit Kristiyano na ako ngayon, so sa aking self-righteousness and self-evaluation. Dito naman sa chapter 14, ang pangalan nito dito sa kanilang sa forehead, sa noo, which is the seal of God in contrast to the mark of the beast. Tingnan niyo yung verse 9. Tingnan niyo yung verse 9 ng Revelation chapter 14. Ang sabi doon, if any man worship the beast and his image and receive his mark on their forehead. Ah. So yung mark of the beast ay nasa forehead or in his hand. So tanda natin, mga kapatid, dalawang marka ang nandito. Yung una, yung isa ay yung selyo ng Diyos sa forehead, having the mind of Christ dito sa mga tumanggap. We have the mind of Christ, di ba? The other one, ito yung marka na naman o tatak naman ng hayop. So ang sinasabi ng verse na ito, dito sa passage na ito, that yung three angels' message na ipapahayag sa buong mundo, ihahatiin niyang buong tao sa buong mundo, walang uupo sa gitna, walang tatayo sa gitna. Dalawa lang. Human race will be divided in the two distinct camps. Walang uupo sa gitna, walang tatayo sa gitna. Believers, unbelievers. Those who build their house on the rock, those who build their house on the sand. Those who have the seal of God, those who have the mark of the beast. Binanggit ngayon ng ating Panginoon doon sa Matthew chapter 12 verse 30. Naalala niyo yung sabi ng Panginoon? He who is not with me is against me. And he who does not gather with me scatters. Kalat-kalat sila. So yun ang sabi ng Panginoon. So meron lang dalawa, mga kapatid.
yung mga sumuko ng kanilang buhay sa Panginoon doon sa cross ng ating Panginoon. Ang sasabihin nila, yung mga nananampalataya, I am crucified with Christ. I am living, yet not I but Christ. Doon mga hindi sumuko, yung they willfully decide for themselves that they reject the gospel. Ang sigaw naman nila is crucify him. So sa converted one, yung sumuko, I am crucified with Christ. Doon sa hindi susuko, ang sigaw nila, crucify him. So dalawang kampo lang ito mga kapatid, dalawang grupo lang. Ngayon, ang Biblia, maraming description, sheep, goats, righteous, wicked, those who build their house on the rock, on the sand, napag-aralan natin yan, the children of light and the children of darkness. Dito makikita natin yung dual description sa buong New Testament. Tingnan natin yung verse 2. Tingnan natin at pansinin natin mga kapatid, ano? And I heard a sound from heaven like a roar of rushing waters. Ano narinig niya? Roar of rushing waters. And like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that harpist playing their harps. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Rushing waters. Noong 2012 or 2013, isa sa mga lugar sa Masbate na pinuntahan namin, bundok ito tapos may ilog. Yung ilog halos nandyan din sa daanan ng bundok. Kinahanap ko nga yung video eh, kung paano kami tumawid. Delikado pala yung ginawa namin kasi pwede magkaroon ng tubig. Kasi may naririnig ka na tubig kasi ang lakas ng ulan. Nagmotor lang kami ni Bobby, yung iba sa inyo na kilala si Bobby. Malakas yung baha, lampas doon sa tulay. Ang ginawa, may mga tao doon na pinasan yung motorbike namin, ginaid kami habang naglalakad kami na lampas tuhod yung agos ng tubig. Yung pala, delikado pala yon kasi baka may tubig na galing doon sa bundok na mas malakas. Pero salamat sa Panginoon, hindi nangyari yon. Pero ito yung ibig sabihin, bago dumating yon, yan yata yung kinakanta ni Brother Jigs na agos ng tubig ay lumalagas plus. Pero ito, malakas na lagaslas. Malakas yung tunog. Tapos pag dumating yun, isa sa mga pastors natin doon sa Africa, kasi doon sa Africa meron silang tinatawag na riverbeds. Pwede kang pwedeng daanan yun, yung mga daan doon, mga magagandang daan din, pero pag dumating yung flash floods, yun ang delikado. So isa sa ating mga pastor, dumaan sila doon, yung time na yun nagkaroon ng fast blood. Yun yung naisip ko. So, pag nahanap ko yun, ibagi ko sa inyo. So, yun ang ibig sabihin nun, yung tubig. Okay? Ang description nito mga kapatid, kasi doon sa Middle East or Africa, mga ganyan, mga desierto, riverbeds ang meron sila. Lalo sa Middle East, twice a year, meron silang ulan. Dito sa atin dyan sa Pilipinas, baha. Pero doon sa lugar na yun, hindi baha diretso, kung hindi yung galing ang tubig galing sa bundok, bababa. Yan ang flash flood. So ang sinasabi ni John dito ay narinig ko yung lumalagaslas na tubig. Sa Revelation, yung tubig represents people. Revelation chapter 7 verse 15. Tingnan nga natin, Revelation chapter 17 verse 15. Part na dyan ka ba o ituloy ko na lang ito? Ito ako. Oh, sige, okay. Revelation chapter 7 verse 15. Kaya't sila'y nasa harapan ng lupa ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siya'y nakaupo sa luklukan, ay luklukan sila ng kanyang tabernakulo. 7:15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita yan na kinuupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Kita mo? So the waters were the process. Ito yung context ng 17, tinutukoy dito yung patutot ay yung mga tao. Pero dito in the context na narinig niya ng mga tubig, wala na yung patutot doon.
kung hindi yung mga tao, multitudes, nations and language, ito yung mga nakarinig at tumanggap ng everlasting gospel to be preached to all the people, multitudes, nations and language. Okay, so waters represents multitude of people. Ngayon, gusto kong makita natin yung picture dito na narinig niya as if the rushing waters. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, numberless people. Hindi mabilang. Kaya yung 144,000 is not a number to be counted. It is the characteristics of those people who accepted the everlasting gospel. So he hears the voice of the uncountable people. Yun, ang tunog nun ay parang malaking kulog. Because that what happened when you have the flash floods. Yung doon pa lang sa bundok, akala mo kumukulog pero malaking tubig pala yung darating. So, yun ang Revelation chapter 14 verse 2. I heard the sound like that of the harpist and their harps. So, itong verse 2, referring naman ito sa lahat naman ng naligtas. Lahat na titingnan natin ha. Kung sa lahat na naligtas, tingnan natin sa verse 3. Kung kasi maraming maligtas pero iba yung 144,000 eh. Okay? And they, yung sa verse 3 refers to verse 2. And they, which refers to verse 1, the 144,000. Kita natin mga kapatid? So hindi ito yung lahat ng naligtas, 144,000. Maraming, tandaan natin mga kapatid, maraming maliligtas, pero ligtas din ito, 144,000, pero meron silang katangian, naiiba. So sang a new song before the throne, at ito ay nasa langit na, before the living creatures and the elders. No one can learn the song except the 144,000. Paano natin malaman na sila lang ang pwedeng kumanta? Who had been redeemed from the earth? Sila yung dumaan sa Great Tribulation at naging victorious sila. Kapag sinabing no one, ang ibig bang sabihin niyan ay ang ibig sabihin nito ay hindi lahat ng naligtas ay pwedeng umawit. Kaya nagkakaroon nga ng confusion eh. Baka mamaya yung 144,000 puro lang mga choir members, hindi ho 'yun. Wag tayong mag-interpret ng pag may nakita tayo na kumakanta, kala natin puro na choir members. Actually, sa totoo lang, hindi naman lahat ng choir members ay marunong kumanta. Maliban lang kung stricto talaga yung choir director nila. So doon sa langit, mga kapatid, is a vast multitude singing this song, the 144,000. Anong kinakanta niya? Sing a new song before the throne and before the four beasts. Okay, ngayon. May problema dito sa four beasts na laging inaano natin yung four beasts. Yung four beasts, yung lion, yung ox, tapos yung tao. Remember, symbolic ito. Always represents of context, always in the context of the gospel. So yung lion represents king and authority. Yan yung Jesus before he executed salvation, before he took upon himself humanity that needed redeeming. Paano mga kapatid, yung ox naman, yan yung burden bearer, tsaka yan yung mga pang sila yung nagdadala ng mga pabigat. At the same time, sila yung panghain. So yun yung re-represent ito ng ating Panginoon bilang siya ang tagadala ng kasalanan ng buong mundo. Because sin is always a burden. Yung tao naman, yan yung humanity ni Jesus Christ. Na in that humanity, he executed salvation and now he is in heavenly places interceding for us against the accusation of the devil. So that represents his heavenly priesthood ministry. Yung eagle, yan yung divine authority ni Jesus Christ after the execution of salvation for all men. Ang eagle is divine and conqueror. Walang pwedeng lumaban sa agila kasi titirahin niya lang yung kaaway niya dyan sa baba at babalik ng langit. Babalik ng hangin, ng sa hangin lilipad uli. Dala niya yung biktima niya. Ito naman si Kristo, bumaba dito sa lupa
na nagumpay sa laban kay Satanas at sa kasalanan doon sa kanyang pamumuhay, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, umakyat sa langit para ihanda ang bayan. Hindi yung tirahan ang ihahanda, yung kanyang bayan. Okay? Yung kanyang bayan, ihanda pag baba niya umakyat sa langit para dalhin niya yung kanyang yung bayan. So sana maliwanag ito mga kapatid. Ngayon, pupunta na tayo dito sa verses 4 and 5. Ang sabi dito, "These are those who did not defile themselves with woman, for they keep themselves pure." Tandaan natin mga kapatid, and, hindi end ang nakalagay ha, but for, dahil. Pwede pa ba sa part, verse 4? Revelation chapter 14, verse 4. Ang mga ito'y hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang masusumpuhang kasinungalingan. Sila'y walang mga dungis. Mm-hmm. Okay, so pag inisip natin at tinuring natin ito, ininterpret natin ito na literal, eh, puro lang itong mga lalaki. Kasi hindi daw sila na-defile, na-dungisan ng babae. Pero pagdating natin sa Revelation chapter 17 verse 5, yung context na yon, makikita natin na dito sa Revelation chapter 14, yung context between God's true people and God's enemies which are defiled by Babylon. So nakita niyo mga kapatid, dalawa, merong mga tao na hindi na-defile ng Babylon. Itong Babylon ito, ang teaching nito ay parang kunyari nagtuturo sila tungkol sa Diyos, actually laban sa Diyos. Kasi yung Antichrist is not, dito sa prophecy ha, Antichrist is not against Christ. He made himself as Christ. Kaya blasphemy ang tawag nito. Pag ibinigay yan at itinuro at tinanggap ng mga tao, ang tawag sa kanila dyan is adultery. Kasi meron na tayong pure message, salvation by grace alone through faith, tapos sumali pa tayo ng idadagdag natin yung ating gawain. So makikita natin yung chapter 14 tsaka verse 17. Yung chapter 14, nag-decide sila sa katotohanan ng Panginoon at nung nalaman nila yung katotohanan, wala na silang ibang tatanggapin kung hindi the Bible and the Bible alone. Pero itong mga sa Babylon, spiritual Babylon, merong Bible pero hindi binabasa lahat at meron pang tradisyon. At malibon doon sa tradisyon, pangharap lang yung religion. Actually, selfish motivation yun to form their own government, to take over the world. Kaya inihahanda ng Babylon, spiritual Babylon, yung millennium na dito lang sa lupa. Tutulungan yung mga tao. Doon madadali na naman yung mga tao. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mag-double effort tayo by the grace of God and through the presence, the leading, the indwelling of the Holy Spirit. Double time, double effort. Because we are constrained by the love of Christ demonstrated at the cross to bring this everlasting gospel to all the world as a witness. Hindi lang yan tayo yung puro sermon na de-demonstrate sa ating buhay. Okay? Ngayon, sa Revelation chapter 17 verse 5, ang sabi dito, This title was written in their forehead. Mystery, Babylon the Great, the mother of prostitute, and the abomination of the earth. Pwede po basa sa Tagalog part? Revelation chapter 17 verse 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan. Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklang-suklang sa lupa. Kita nyo? So dito, itong babaeng ito, ay ito yung mga harlots. Dito sa 144,000, ito yung hindi nadungisan ng mga maling turo, mga maling theology.
mga maling idea, ideology, o kaya mga human teachings, human philosophies, human compromise. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Panginoon, pinagkatiwalaan niya tayo ng mensahe, pinag-aralan natin, we are growing in grace, in truth, in love, and in the knowledge of Jesus Christ. So makikita natin dito na yung three angels message, yung pinag-aralan natin noon, dito natin makikita na yung Babylon represents self. Okay. Brother Epi, di ba yung Babylon confusion? Doon nag-umpisa yung confusion na tinatawag nung tinayo nila yung Tower of Babel. Nasabi nila, ay, baka bumaha pa ulit, just in case bumaha. Sinabi na ng Diyos na hindi babaha. Pero just in case. So, tinayo nila yon, hindi pinayagan ng Panginoon. Dahil mahal sila ng Panginoon eh. So, doon sila nagkaroon ng confusion. Pero yung Babel na meaning ng Babel, tama din yung confusion. Pero pag maging stricto tayo sa definition, yung Bab means gates. Yung L is God. So yung Babel, Babylon, men trying to reach the gates of God by his own effort. Kaya maalala nyo si King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4 verse 30. Pagkatapos ni Daniel ininterpret sa kanya yung kahoy na napaniginipan niya, after one year, lumabas siya sa kanyang palasyo, nakita niya, is this not great Babylon that I built by my own strength for my glory? Sino nagtayo? Ako. Paano naitayo? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaninong puri? Para sa akin din. Yun ang ibig sabihin ng Babylon, mga kapatid. Okay, saka na uli. Inaano lang natin dito yung Babylon the Great. Mystery, Babylon the Great. So ngayon, balik tayo sa 144,000. 144,000 has nothing to do with self. They had lost all confidence in self. They just rejoice in Jesus Christ and no confidence in the flesh. Ito yung mga kapatid. So sa verse 4 ulit tayo, yung tinatawag na yung translation for they are virgins. Ang ibig sabihin ng they are virgins, they keep themselves pure. Hindi na sila tumanggap ng ibang mga turo ng mga iba-ibang turo na hindi nanggagaling sa Bible mismo in its context, ha, kasi maraming gumagamit ng Bible na wala sa context. Kaya nga napakahalaga ng napag-aralan natin yung Laodicean message paano na ilagay ito sa 144,000 dahil doon sa context at sa message. Laodicean Church is the last church of the seven. And Laodicean Church is the last generation of Christians before Jesus comes. Kung minsan may magpupunta sa inyo, may magtatanong, siguro hindi na lang ako mag-aasawa kasi dapat virgin ako. Para hindi ako ma-contaminate. Yun ang mga problema ng pag-i-interpret ng hindi tama. So, yan. Mga kapatid. So, alalahanin natin mga kapatid, yung aklat ng Revelation, Daniel and Revelation, they're symbolic book. So, yun, i-interpret natin. Kaya nga kung may time, pero wala. Dito sa pinag-aaralan namin ngayon, Revelation, dito na kami sa chapter 8. Dahan-dahan yung pag-aaral, hindi biglaan, hindi yung isang gabi, tapusin yung isang chapter, o hindi ganun. So, ngayon, anong ibig sabihin ni John na they kept themselves pure? Titingnan natin mga kapatid. Parts, pwede pabasa ng 2 Corinthians chapter 11. Dadahan-dahanin natin ito. Total Biyernes naman ngayon. Pag tulog nyo mamaya, gising kayo bukas, magmumog naman at pag-toothbrush bago matulog. Tapos kakain at sasamba ulit tayo. Pepiesta ulit tayo sa salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Titingnan niyo mga kapatid yung context kasi napakahalaga nito. Importante ito mga kapatid. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Baka nakamute ka part. Hindi kita marinig. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Sapagkat ako'y naninibugho. Tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos. Sapagkat
kayo'y aking pinagpapagawa sa isa, pinagpag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Wow. Okay. Titingnan natin yung context nito sa verse 3. Pero bibigyan ko muna kayo ng anong ibig sabihin ng godly jealousy. Doon sa Ten Commandments, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan sapagkat ako ay Diyos na siloso. Iba yung godly jealousy, iba yung human jealousy. Tayo human, halimbawa may isang babae na liniligawan ko, tapos si Brother Rafi, pareho din niya, korsonada din niya. So magseselos ako na nagbigay na ng signal yung babae na parang gusto niya rin ako, tapos tinatanggapan niya si Brother Rafi dahil mas sobrang kagwapuhan kaysa sa akin, napakalayo ng agwat. So magseselos ako doon. Bakit? Kasi gusto ko ako lang. Ang Panginoon, pag sinabi niyang godly jealous, huwag kayo magkaroon ng Diyos-Diyosan kasi ako ay Diyos na siloso. Ang ibig niya sabihin doon, pag meron kayong ibang Diyos, walang kaligtasan doon. Meron kayong ibang Diyos, walang buhay doon. Meron kayong ibang Diyos, walang pagpapala doon. Ang ibig sabihin ng buhay, pagpapala, binigay ng Panginoon yung buhay na yon, yun ang pagpapala. Wala kayong, hindi kayo bibigyan ng tubig, ng ulan, ng pagkain, ng bato o kahoy na Diyos. Kaya dito kayo sa akin kasi ako yung tunay na Diyos. So pag sinabi ng Diyos na godly jealous, ang Diyos pa rin ang nagpo-provide out of His love doon sa pangangailangan ng kanyang pinagseselosan. Tayo, pag magselos tayo, ayaw na natin doon sa pinagselosan natin, higit sa lahat, doon sa object ng, halimbawa, liniligawan natin, either magalit tayo sa niligawan kasi nag-entertain, pero ang number one, ang main focus ng ating jealousy, doon, halimbawa, yung sabi ko si Brother Rafi, tsaka ako. So ito yung sinasabi. Kaya tiniyak ni Pablo, I am jealous with you with a godly jealousy. Bakit? Kasi nangako ako sa inyo na kayo, na bilang si Kristo, bilang isang asawa, ipapahayag ko kayo na parang pure virgin to Him. So anong context nitong virgin para hindi tayo malito? Pag-aralan natin ito mga kapatid, dahan-dahanin ko talaga ito kasi nung mga ibang gabi medyo nagmamadali ako kasi ayoko mapuyat kayo. Pero ngayong Biyernes, Sabat naman, piyesta muna tayo mga kapatid. Pag ginanto kayo, okay lang. So ngayon, anong sabi dito sa verse 3? Tingnan nga natin part, verse 3. Verse 3. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na nakay Kristo ay pasamain. Oh, anong klaseng pag-iisip? Walang malay at ano? Ha? Walang malay at malinis na pag-iisip. Malinis na pag-iisip. Baka mamaya maagaw kayo ng kaaway. Yun ang ibig sabihin yan. So ibig sabihin ito mga kapatid, yung ating katwiran at pananampalataya ay dun lamang doon kay Kristo, sa katwiran ni Kristo. Sabi niya, natatakot ako na pag ipresenta ko kayo, ang goal ko sana ay ipakita ko kayo sa Panginoon, you are perfect in Christ. You are trying to turn away from it. Yun. So tingnan natin yung verse 4. Makikita verse na naman natin ang context dito ng Three Angels message. Verse 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo ay nagsisinanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung preaching ng mga apostles, yung preaching ng three angels sa Revelation chapter 14, dapat ay iisa. Kasi kahit angel o kahit sino mag-preach ng ibang Jesus, let them be accursed. Di ba? Kaya sabi ni John, si John naman, ang sabi niya, huwag kayo maniwala bawat espiritu. Don't believe every spirit. Any spirit who teaches that Christ has not come to the flesh is not of God. Anong ibig sabihin nito? God, by nature, by native right, Jesus Christ is God. His life is Zoe, original, underived, and borrowed. Original yon, walang pinagkunan, hindi hiniram. Original tagayog buhay ni Jesus Christ.
but he was made flesh for the plan of redemption for the whole world. So hindi pwedeng tao lang si Kristo. Pero yung kanyang the humanity that he assumed in himself is everything that is of our fallen nature that needed redeeming and salvation. So yung mga tao nagtuturo kay Kristo pero sinabing si Kristo hindi nagkatawang tao, hindi nagkatawang laman, yun ay mga antichrist. Paano naging antichrist yun? Kasi si Kristo hindi naging laman. Ako mismo na yung laman, ako na yung Kristo, yun yung antichrist. At sabi ni John, nakakalat na yan noon pa. So kung merong, sabi ni Pablo, kung merong dumating sa inyo at magtuturo ng ibang Kristo, ibang Jesus, huwag niyong tatanggapin yan. Kasi meron na kayong tinanggap na Jesus. Diba? So yung Jesus na yun, or a different gospel. Anong different gospel? So kaya pag nag-aaral tayo in its context, talaga ang titinitingnan natin. So hindi sa gospel na iba na yung tinanggap nyo na. Kasi ang danger dyan, masyado tayong mabilis mabunot eh. So in other words, ang sinasabi ni Paul, I want you to present as a virgin to Christ, undefiled. By what? By philosophy or human inventions, human gimmicks, human personal and private theology or ideology or philosophies. Kaya sabi ni Pablo, I'm afraid that I cannot do it because you are easily swept from the gospel. So tandaan natin mga kapatid, dito sa Revelation chapter 14 verse 4, these are virgins. Ang ibig sabihin nito, they are no longer defiled by self or any human program, human invention, human philosophy. They are resting totally in Jesus Christ and His righteousness as their only hope. Kuha niyo mga kapatid, as their only Savior. Sana maliwanag ito mga kapatid. Yun ang ibig sabihin na undefiled by the woman. Anong woman? Yung harlot, yung Babylon. Yun ang ibig sabihin nun. They are virgins. They are undefiled. They are pure. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus doon sa Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verse 8? Yung mga kabataan natin, alam nila ito eh. Yung unang-unang sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 8, ano sabi niya doon? Blessed are the pure in heart. Bakit? Bakit mapapalad? Bakit masaya? Happy? Blessed? Blessed are the pure in heart. They decided in themselves. Kasi makikita nila yung Panginoon. Di ba? Okay, patuloy tayo. These are those who did not defile themselves with women, which means they are resting entirely on Christ's righteousness and there's no self in it. They keep themselves pure, which means they're saying with Paul, for me to live is Christ. Yun lang, priority sa buhay ko, ang umpisa ng buhay ko, gitna ng buhay ko, ang dulo ng buhay ko, si Kristo lang. Christ and Him crucified. Christ is everything to them. Okay, sa pa dito, sa verse 4. They follow the Lamb wherever He goes. Anong ibig sabihin ng they follow the Lamb wherever He goes? The word Lamb, di ba? Ito yung kataga, ito yung terminology na ginagamit kay Kristo sa kanyang pagsakripisyo para sa pagligtas at pagtanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Naalala nyo nung ang tawag nito? Nung inintroduce ni John the Baptist, si Jesus Christ na naglalakad, anong sabi niya? Behold, tingnan nyo, this is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Kung mapapansin nyo, in singular form, ibig sabihin, the law of sin, the principle of sin that dwells in us, that deceives us, ito yung ipinako ni Kristo doon sa cross at kasama rin yung tayo ng mga kasalanan. Ngayon, tandaan natin ito na behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world, kasi bukas pag-aaralan natin, kasi maraming naniniwala hanggang ngayon dito sa ating church na yung baptism ni Jesus Christ is to set an example. Bukas malalaman natin. Ngayon pa lang, hindi, alamin na natin, pero anong connection dito sa baptism ni Jesus Christ na hindi example?
Okay, iba ang layunin dito is to fulfill all righteousness. Pero bukas pa yan. Okay, sa ating main event. Kasi ang isa sa mga tanong, Balipi, na-bless tayo sa Laodicea message. Baka mamaya, pagkatapos nito, wala na naman. So titingnan natin, anong cause nito? Bakit nawawala? Okay, balik tayo. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, that take it away, the sin of the world, ito yung ginawa ni Kristo doon sa cross. So, follow the Lamb wherever He goes. Punta tayo mga kapatid sa Luke chapter 9. Luke chapter 9 verse 23. Tingnan natin kung anong sinasabi ni Jesus doon sa kanya mga sumusunod sa kanya. At titingnan natin, papansinin natin mga kapatid, ito lahat ay sumasang-ayon doon sa basic concept ng righteousness by faith. Ito ay sumasang-ayon, nag-harmonize doon sa sinasabi niya na walang kadungis-dungis ng woman or being virgins. Part pwedeng pabasa, Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23. Dadahan-dahanan lang natin part ha. Sige. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Okay. Yung sinasabi niya doon, sa lahat ng tao, kausap niya doon yung kanyang disciples. Kung talagang totoong disciples kayo, gusto niyo sumama sa akin. Kung ang sino mang gustong sumama sa akin o sumunod sa akin, anong unang gagawin? Sa Tagalog, anong unang gagawin? Part? He must deny. Ano sa Tagalog yan? Tanggi ang kanyang sarili. Ang sarili. Hindi tanggihan yung kung ano. Ang sarili. Yan ang ibig sabihin ng message ng righteousness by faith. Hindi mo pwedeng isama yung sarili mo. Si Kristo lang. Iwan yung sarili. Saan iiwan? Doon sa cross. Take up your cross. Kailan? Daily. And follow me. Ngayon, yung cross na yan mga kapatid, hindi yan mga problema natin sa araw-araw. Nako, ito yung cross ko, yung aming bunso, talagang black sheep. Kasi na-influensya tayo ng mga maling expression ng mga tao. Ngayon, ang mga millennials na tinatawag nila may mga expressions, na yung mga where na you, here na me, mga ganyan expressions. Expressions lang yan. Maraming expressions. Kagaya ng namatay, nako, kahapon, okay pa siya, okay pa si Brother Epi kahapon, nag-preach pa nga si Brother Epi. Pero mga alas dos, kinuha na talaga ng Panginoon ang kanyang buhay. Para mga ganun mga expression. Dito, wala, mali. Yung sinasabi na cross natin araw-araw, yung nanay ko active yung sa church, pero yung tatay ko na baptize yun, pero hindi sumisimba, yan talaga ang cross namin. Hindi yan ang cross na sinasabi ni Kristo na pasanin araw-araw. Problema yan sa buhay. Itanong ko sa inyo, kung ang tatay ko ay hindi nagsisimba at cross ko yan, yung bunso namin ay hindi magnanakaw, yun ang cross ko. May kaligtasan ba ako sa pagiging magnanakaw ng bunso namin at sa pagiging pasaway ng tatay ko? May kaligtasan ba ako doon? Wala. So hindi yan ang cross na pinapapasan ni Kristo. Isa lang ang cross na mayroong kaligtasan na pinapapasan ni Kristo, yung kanyang cross. So dito mga kapatid, ang tinutukoy, ang katotohanan at sinisimbolo ng cross is rejection and denying self. Tingnan mga kapatid, tingnan natin ito sa isang example, Galatians chapter 5. Anong sinisimbolo ng cross? Tingnan natin part yung sa Galatians chapter 5 verse 24. Part, baka nakamute ka na. Galatians chapter 5 verse 24. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kita nyo, lahat ng saganang atin, yun. Lahat ng saganang atin, mula puyo hanggang talampakan, lalampas pa tayo dyan.
mula sa ating kapanganakan, sa ating pagkatao. Anong ginawa nung tinanggap natin si Kristo? Isinama sa cross, ipinako sa cross yung ating makasalanang likas kasama ang pita at ano pa yung isa? It's passion and desire. Ano yon? Basta narinig nyo na. Okay. So yun ang sinasabi ng ni Pablo doon. Yung sinasabi ni Pablo na na cross at sinasabi ni Kristo, magkasang-ayon sila doon, hindi yung piece of wood na nakaganito. Nasaan ba ako? Kita niyo ba ako? Yung piece of wood na ganito. Nung maliit pa kami, na mga pasaway kami, gabi na, hindi pa kami umuwi. Nandiyan lang kami sa backyard, naglalaro. Pero kahit na pasaway pa rin, alas 7 na, alas 8 na, laro pa rin ng laro sa alikabok. Ang gagawin ng aming mga magulang sa pamamagitan ng mga katulong doon, sabihin nyo sila, Praim. Praim ang tawag sa bahay sa akin. Sabihin nyo na pag hindi sila umuwi, pupuntahan sila ng kaluluwa ni Lolo o kaluluwa ni kung sinong mga namatay. O syempre, matatakot kami, uuwi kami sa bahay. Tamang motivation? Hindi. Hindi. Pero uuwi kami. Ngayon, nag-develop yung mga mind namin, mga loko-loko din kami, nag-imbento kami ng panlaban sa mga pananakot ng mga aswang, mga kaluluwa, mga espiritu. Alam nyo pang laban namin? Alam nyo rin ito. Kukunin mo yung daliri mo, didilaan mo, yan ang tawag na pixman. Didilaan mo, tapos iko-cross mo, takot yung mga multo dyan at mga demonyo at mga aswang at kung mga ano-ano pa. So yun ang ginawa namin. Maglalaro pa rin kami. Tapos, sabi, darating na yung kaluluwa. So kukunin na namin yung daliri namin, lalawayan, magko-cross, at tatakbo na kami pa uwi. Kami pa rin yung tatakbo. So yun ang mga pangyayari doon, mga kapatid. Mali yun. Hindi yun ang cross na piece of wood. The cross represents a truth. Nangangahulugan at nagkakatawan ng katotohanan ito. So pag tinignan natin yung Luke chapter 9 verse 23, inyong mapapansin na sinasabi ng Panginoon na ating papasanin araw-araw is deny self. Gaano katagal? Araw-araw. So question, hindi ko sigurado kung naka-on kayo o naka-off. Pinapasan ba ni Kristo araw-araw yung kanyang cross? Siyempre, yes. Ha? Yes. Yes. Ito yung pangalawang tanong. Pinapasan ba niya yung kahoy na dinala niya mula doon sa korte papunta ng Getsemane? Araw-araw ba niya yung pinapasan? Hindi. So yun, dito yung point natin, mga kapatid. So carrying the cross of Christ is denying self. So hindi yung problema sa bahay natin, hindi yung piece of wood. Kasi si Kristo ang example natin eh. Pero kung si Kristo mula sa kanyang pagkatao, daladala niya kaagad yung cross hanggang siya mamatay, eh ganun din ang gagawin natin. Pero hindi yun. So doon natin makikita yung katotohanan na sinasabi ng cross. Sana maniwanag to sa atin. Ulitin ko, dinadala ba ni Kristo yung cross araw-araw? Yes. Dinadala ba niya yung kahoy araw-araw? Hindi. So yung cross is self-denial. Medyo matagal yung ano natin. Okay. So tuloy tayo. The cross in the New Testament, ang in-emphasize na tinuturo nito, hindi yung kahoy, kung hindi yung katotohanan. Okay? So yun yung binasa natin. That those who belong to Christ Jesus have crucified themselves. The sinful nature with its passions and desires. Lahat ng kargada ng ating pagkatao na makasalanan na mana natin kay Adam, isinabit, isinuko, ipinako doon sa cross. Kita niyo mga kapatid? O ngayon, ganito, para mas madali-dali. Tayo na mga tao, bilang mga mananampalataya, meron tayong, nandito pa yung laman natin, yung natural life natin, yung bios. Dalawa yung kinakarga natin dito ngayon. Yung natural life natin plus the Zoe na binigay ni Lord sa atin, yung Holy Spirit, yung divine nature na ating minana. Kita mo yung ganda ng beauty. Christ took upon himself our sinful nature. That by doing so, executing the salvation, we became partakers of his divine nature. Nandyan yung dalawa exchange. Nakakonect na naman to sa Laodicean message. So tayong mga nananampalataya, dalawa.
Meron tayong natural life, which is our bios. Tapos, nandito na sa atin yung Holy Spirit. Yung divine life of Jesus Christ na tayo partakers. Ngayon, itong dalawa, pareho ito principle of sin. Pareho ito malakas. The flesh and the spirit. Ang problema, mga kapatid, hindi ito pwede mag-partners. Hindi sila pwede mag-asawa, hindi sila pwede maging kaibigan o magsama sa isang church. Talagang magkaaway sila. Ngayon, sa oras na ating pinagsama ito, yung katotohanan ng tayo ay nandito na sa banal na espiritu, na born again na tayo, nandito na tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, at sinama pa natin yung ating sariling buhay, itutulong natin sa gawain ng Diyos, bibili ka ng loto para pag manalo ka, ipatayo mo ng mga simbahan kung saan, ang tawag niyan ay spiritual fornication. Di ba kaya ng Diyos gawin yung sarili niyang gawain? Magpasakop lang tayo. Huwag tayong makialam. Huwag tayong maki-intra sa Panginoon. Magpasakop at maggamit, pagpagamit. Tingnan mo si Adam, hindi niya natanong, Lord, kulang yung creation mo, wala kang elepante. Sabi ni Lord, sandali na Adam, hindi mo ba nakikita yung mahabang ilong doon? Ah, oo nga pala, no? Example lang yan, mga kapatid. Wala yan sa Bible. Pero in-example ko lang. So, sa oras na ipinagsama natin ito, we are committing spiritual fornication. Itong dalawa magkaaway talaga ito. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 7, the carnal mind, the mind that is controlled by the flesh, ay kalaban ng Diyos at hindi ito pwedeng magsama. Hindi susurrender itong self, hindi susurrender sa Panginoon. That's why it takes the Holy Spirit for us to be converted. So kung mayroong preacher na sinabi niya na na-convert ko si ganito, blasphemy yan. Kasi ang converter talaga ay ang Holy Spirit. Okay? So the sinful mind, this carnal mind is enmity to God and cannot, and it's always enmity and it will not submit to the law of God, nor can it do so. Ngayon, dito sa Galatians chapter 5 verses 16 and 7 part, pwedeng pabasa? Galatians chapter 5 verses 16 and 7. 17. Anyway, ganun din yung point doon. 12, so, 16, and 17. Oh. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Yeah. Oh, magkalaban talaga yan, mga kapatid. Mortal enemies yan sila, yung sinful nature natin tsaka yung spirit na nagde-dwell sa atin. Kaya pipili tayo. Pag pinili natin na de-decision na natin na piliin natin yung banal na espiritu, masasaktan yung laman, pero di bali na masaktan ang laman. Mapuri lang ang Panginoon. So the flesh is founded on the principle of self. What the flesh is, kung anong nakita natin, kung anong nagustuhan natin, gusto natin atin. Gusto natin nandyan. Oh, yung mga kaso doon sa Pilipinas, yung mga mayaman doon ng mga sikat, kung narinig yung mga Espinosa nung panahon, lahat ng mga daanan nila na gusto nilang lupa, kanila. Pag ayaw mo bilhin, patay ka. Ganun. What, kung ano makita natin, magustuhan natin, gusto natin, nandyan. So dapat mga kapatid, ang uwian, ang kauwian itong laman na to, isa lang ang bahay nito. Covetousness. Diba? Yung pag-iimbot. Gusto natin atin lahat. So ngayon, kailangan natin malaman, makita, na itong laman natin, hindi ito pwedeng masatisfy. Sa mga kulot, gusto magpa-straight. Yung mga straight, gusto magpa-kulot. Ang matindi nito, mga kapatid, hindi lang yung buhok ang pinapakialaman. Pati yung ilong pinapatangos, nilalagyan ng mga kung ano doon. Tapos pag nainitan, tabingi na yung ilong. Huwag tayo mga ganun, mga kapatid. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung mga maiting magpapaputi, yung mga Amerikano magbibilad sa araw, wala talaga tayong satisfaction eh. Hmm. So, if God did not put restrictions na hindi niya linagyan ng bakod itong laman, walang uuwian ito. Kung hindi isatisfy yung self, uuwi na si Kristo ay ipapako na mag-uli. Kasi ang goal lang nitong self na dinala ni Satanas sa atin is to take place of God. Tayong uupo dun sa trono.
Anong pinag-aawayan ng mga disciples araw-araw? Sino maging prime minister? Yun yung pagiging prime minister, bunga lang yun ng pagdaya ng kasalanan sa kanilang kaaway. Prime minister lang ang tawag nila doon. Pero ang totoo noon, sila talagang gustong umupo sa trono. Naalala niyo yung kwento ng sabi ni Pedro, ay, ano naman kami, ay iniwan naman namin yung kuhan, yung aming mga fishing boat. Oh, ay nandun yung kanyang mga kasama. Sabi ng ina, ano naman gagawin itong dalawang anak? Sabi ni Jesus, huwag ka mag-alala. Uupo sila sa aking trono. Pero lalahanin natin mga kapatid, pag pinaupo tayo ng Panginoon sa trono, hindi dahil nakaupo tayo doon, tayo na may authority. Okay, yun ang danger nga doon eh. Pero wala na yan sa isip natin pagpunta natin sa langit. Praise God. How? Through the gospel. So by the way, the cross revealed na tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ating nalaman na ang cross nagpapakita, nagpapahayag sa atin na kung bigyan tayo ng opportunity, we will crucify the Son of God. Kaya hindi natin pwedeng tingnan at i-consider yung kasalanan ng ganito lang. Sin is heavy. Kagaya ng mga matitigas ng ulo, alam na nila na masama yung ulo ng kambing araw-araw, weekly, every weekend, higop ng higo, masarap itong ulo ng kambing, patay. Pag namatay na, wala ng bawian. So sin is more than simply doing something bad. Namumroblema tayo kung may kasalanan tayo ng hindi na isuko. Alam nyo, hindi pa tayo sumuko o kung ano man, ito lang nature natin, kasalanan na ito eh. Kaya isinama talaga ito ni Kristo dun sa cross. Yan ang message ng everlasting gospel. Hindi lang napako si Kristo dahil sa kasalanan natin, kasama tayong naipako dun. So the gospel is saying, not I, but Christ. Ito yung naiiba sa espiritu at sa laman. The flesh says, I. So, sabi ng espiritu, not I. Sabi ng laman, sabi ng espiritu ng converted, I am crucified with Christ. Ang sabi ng flesh, crucify Christ. Ngayon, anong mangyari dito? Pag nandiyan yung pag nandiyan na tayo sa espiritu, sasabihin natin sa flesh, masasaktan yung flesh. Di ba? Na pag-aralan na natin yan, yung 1 Peter chapter 4 verse 1, ng sino mang namatay o naipako sa cross, ay patay na at tumigil na sa pagkakasala. So when the spirit says no to the flesh, masasaktan yung flesh. Ito yung mga tao ng Diyos, ito yung 144,000 who are willing to suffer with Christ. Ganon din sa mga ibang naligtas. All through their lives. From time na nandito si Jesus Christ, nagligtas siya, tinanggap ng mga tao, tapos itong mga tao ngayon hanggang sa nung nabuhay si Kristo sa buong buhay niya hanggang papunta ng cross. Si Kristo ay nakatayo, nanindigan sa platform ng not my will but God's will be done. Sa buong buhay niya. Pero he suffered in the flesh and God's will was executed. Yun ang pinakamaganda dun. At yun ang totoo. Okay, so let go. Balik tayo sa Revelation 14:4. They were purchased among men and offered the first fruit unto God and the Lamb. Anong ibig sabihin nitong first fruit, mga kapatid? Bigyan ko kayo ng tatlong meaning, tatlong ibig sabihin nito. Okay? Na dito sa Bible. Yung first fruit, ang ibig sabihin nito, yung harvest, magha-harvest na kagaya ngayon, August na ngayon, nagpe-prepare na yung mga tao sa first week ng September, ngayon ganyan, mag-a-apple picking tayo. So ngayon, namumunga na yung apple pero hindi pa ready sa picking. So ngayon September, August ngayon, ano? Mga kapatid, Brother Epi, pwede ba tayo sa September ganito, nag-i-schedule na sila? Bakit? At that time, pwede nang i-harvest. So harvest time is approaching. Okay? So makikita natin dito sa Revelation chapter 14 verse 15 na sinabi ng angel na nag-produce ng 144,000. Tingnan nga natin yung verse 15 part. Verse 15. Revelation 14 verse 15. Revelation chapter 14 verse 15. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa lapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas sapagkat aanihin ng lupa
ang anihin sa lupa ay hinog na. Ah, so ito yung unang bunga, mga kapatid. Ang unang bunga, ito yung tanda na yung aanihin ay ready na. The harvest is ready. Nandyan na, all around, just around the corner. Ibig sabihin ito, mga kapatid, pag na-preach na itong everlasting gospel, ready na si Jesus ng kanyang pang-ani. Okay? So number two, na divination ng first fruit. Nagsisimbolize ito, mga kapatid, na yung aanihin, which is the believers, umabot na sila ng maturity bago pa sa iba. Kita niyo, mga kapatid, yung tanim, may nauunang nahihinog. Hindi dahil nauna tayo sa pananampalataya, hinog agad tayo. Meron talagang nauunang nahihinog. Meron, sama-sama tayo sa church, merong mauna mag-mature. Merong matagal na dyan, green pa rin. Hindi green-minded, ha? Green, yung hilaw pa. So, pwede itong ma-apply sa mga prutas, mga kapatid. Ang ibig sabihin nito, kahit itong 144,000 is last generation of Christians, tandaan natin, mga kapatid, kahit itong 144,000 is the last generation of Christians, sila yung unang nahinog, naging mature kay Kristo. Kaya ang tawag dito sa kanila, the first fruit. Ngayon, ang tanong, ang lahat ba ng mga believers ay magiging mature, hihinog? Oo, siyempre. Pero saan? Yung iba doon na sa langit hihinog. Dito sa mundo, hilaw pa rin sila. Pero itong 144,000, naabot na nila, dumating na sila sa punto na sila ay nahinog na. Kaya iha-harvest na sila. Pero ang ibig sabihin nito sa Greek, yung first fruit, is maturity. Marami yan sa Bible na translation. Ang tawag nito, perfect. Kagaya ng Matthew chapter 5, verse 48. Siguro memorize na natin yan, Matthew chapter 5 verse 48. Be ye therefore perfect. Yung perfect doon, hindi yung sinless. Matured. Matured in what? In the agape. The character of Christ is being fully experienced and manifested. So tingnan natin, mga kapatid, part, pwede pabasa ng verse 43, dinidescribe ni Lord dito yung pagmamahal na pwedeng i-produce ng tao. Verse 43. Matthew chapter 5 verse 43. Ah. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Mm-hmm. Okay. So dito dinidescribe ng Panginoon na yung pag-ibig natin, ang pwede lang niyang i-produce yung pagmamahal sa doon sa nagmamahal sa kanya. Pero doon sa kumukontra sa kanya ay kontra din niya. Pero ang context nito, mga kapatid, ang sinasabi ni Kristo, kung kayo mga Hudyo, magmahalang kayo ng mga Hudyo, yung sa hindi nyo ka-relihiyon, yung mga Gentile, hindi nyo namamahalin, wala kayong pagkakaiba sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng Matthew chapter 5 verse 45. Ito yung itinuro, na ito yung narinig sa inyo, ito yung itinuro sa inyo. Bakit nyo narinig? Kasi ito yung turo sa inyo, eh. Ngayon, verse 44 and 48 part. Verse 44 to 48. Ah, ito yung contract. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyong nagsisigusig upang kayo maging mga anak ng iyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Hmm. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisipag-ibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtan? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hentil? Kayo nga'y magpapakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Okay, yung sakdal doon, mga kapatid, hindi sinless yung ina-apply ni Jesus sa believers. Kung hindi, perfectly matured, hinug sa pag-ibig ng Diyos sa agape. So anong hinihingi ng mabuting balita sa atin bilang mga tao? Anong gusto ng Diyos sa atin?
is to love others as God loves them. How does God loves them? Verse 44 part. Paano? Ah, hindi, nabasa mo na pala, no? Paano magmahal ang Panginoon? Umaabot, hindi, kasi kung magpaulan lang siya sa tapat at magpaaraw lang siya dun sa mga matutuwid, sinong tatanggap ng ulan at araw? No one is good. No, not one. Doon naka-extend yung pagmamahal ng Panginoon, yung agape. Paano natin alaman yan? Romans 5:10. While we were His enemies, we were reconciled. Paano? By the death of His Son. Ganon magmahal ang Panginoon. When we were enemies, He reconciled us unto Himself by the death of His Son. How much more? Having been reconciled, anong kasunod? We shall be saved. How? Through His life. Ah, napakaganda niyan mga kapatid. So, let your enemies, sabi ni Kristo sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Ito yung tanong mga kapatid. Yung mga tao ba, nagtungayaw ba sila kay Kristo? Yes. Anong sabi ni Kristo? Lord, patawarin mo sila. Oh. Gumawa ba si Kristo ng kabutihan o kasamaan sa kanila? Siyempre, kabutihan. Pinag-pray ba ni sila ni Kristo? Yes. Inisulto ba si Kristo noon? Yes. Ano sabi ni Kristo? Mamaya, makita tayo. Hindi yun, mga kapatid. Sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be the son of your Father. Ibig sabihin ito, magre-reflect dito sa buhay natin yung character ng Ama. And then He described the love of the Father in verses 46 and 47. He causes the Son, yung binasa natin kanina. Ngayon, anong ibig sabihin nitong perfect matured? Sabi niya, you must love without discrimination. Hindi yung mas magaling yung religion namin kaysa iba. Tapos na tayo dyan mga kapatid. Kung gusto natin mag-preach talaga ng everlasting gospel and its purity, tayo nang tumayo na talagang tayo yung tunay na iglesia ni Kristo. Bakit? Kasi na born again na tayo through the Holy Spirit. At dahil dito sa experience natin ng born again, tayo na ngayon mga Jehovah's Witnesses. The gospel will be preached into all the world as a witness. Ang nangyayari kasi kinakalaban natin sila, kaya merong discrimination. Nakuha niyo mga kapatid? Oh, pagkatapos natin na born again, na experience yung born again, saan tayo uwi? Siyempre, baptist na tayo, na-baptize tayo. So we must love unconditionally. Pupunta tayo doon, hindi para sumali sa kanilang religion, kung hindi ipaabot natin yung tamang mensahe. Hindi lang sa pagsalita, kung hindi sa pakikitungo din. Most of the time, pupunta tayo doon, makipagdebate. So we have to love unconditionally as Christ loved us. Spontaneously, tuloy-tuloy yan mga kapatid. Without object of love being good to you, na dahil mabait sila, doon lang tayo. Oh, yung binabaybursadihan natin na nakikinig, doon tayo. Doon sa hindi nakikinig, ayaw na natin. Ipapagpag na natin. Iba yung mga context nun eh. So we have to love as Christ, as God loved us in Jesus Christ. And this is the commandment that God gave us. John 13:34. Anong sabi niya? Bagong kautusan. Ngayon, itong bagong kautusan na ito, hindi ito brand new mga kapatid. Isulat nyo. This is the original. Ito yung nami-misinterpret eh. Pag sinabing new commandment, bago na agad. Original ito. Anong original? Love one another as I have loved you. Original yan. So you must love one another. Paano natin nalaman na original? Because as I have loved you. Kailan pa niya tayo minahal? From everlasting to everlasting. Jeremiah chapter 33 verse 3. So kita niyo mga kapatid. So John chapter 13 verse 35. Ang sabi ng Panginoon, John 13 verse 35. Partner niya ka ba? John 13 verse 35. Malapit na tayo matapos mga kapatid. John 13 verse 35. Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yan. Kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Paano tayo umibig sa isa't isa? Kagaya ng pag-ibig niya. Love one another as I have loved you. He that overcome as I overcame. So you have to love one another
as I have loved you. Ang foundation ng lahat ng Christian living, ng sanctification, ay laging si Jesus pa rin na dinadala pa rin sa atin ng Holy Spirit. Walang human contribution. Surrender lang yung sarili natin doon sa katotohanan na nandun kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng 144,000. They will reflect the agape of Jesus Christ. They reach that maturity. Kita nyo? Kaya dito, sa puntong ito, yun ang sinasabi ni Jesus dito sa Revelation chapter 14, verse 12. Ang tawag niya doon, these are the patience of the saints, those who endure to the end. What are these patience of the saints? Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Hindi lang tayong merong pananampalataya ni Kristo, kung hindi nandyan yung pananampalataya ni Kristo sa atin. Here are my people who are keeping the commandments. My commandments. So tandaan natin mga kapatid, at dapat maging maliwanag tayo, ang ibig sabihin ni Kristo ng keeping the commandments, hindi yung letter, kasi pang outward yon, yung spirit, we are doing it from the heart, kasi binigyan na tayo ng bagong puso. Isinuko na natin yung ating self-righteousness, righteousness ni Jesus Christ, isinuko na natin yung ating self-evaluation sa evaluation ni Jesus Christ. Yung mga Hudyo mga kapatid, expert sila sa letter of the law. At sino yung modern na Hudyo na expert sa law ngayon? Siyempre, kilala na natin yon. Tayo yon. Hanggang lang tayo sa letter of the law. Ang gusto ng Panginoon ngayon, mag-dig deeper tayo. Hindi lang dito sa head knowledge. Magbabiyahe yung knowledge, papunta doon ng 13 inches, pupunta doon sa puso. At pag dumating sa puso, pag sinabing puso, ano yung nandad niya sa puso? Buhay. Pag tumigil ang puso, that's it. Okay, kita niyo mga kapatid? So, the Spirit of God is looking for us, is working in us. So tandaan natin mga kapatid, the first fruit. Ang ibig sabihin ng first fruit, they are the ones who reach maturity. They have the sign of the harvest that is ripe. And they are the prototype ni Jesus Christ na ito yung pangatlo. Yung dalawa pa lang ang napag-usapan natin, pangatlo at matatapos na tayo. Prototype ng alin? Ng resurrection, yung pagkabuhay na mag-uli. Ibig sabihin nito, merong mga tao na magmamanifest ng full power of the gospel habang nandito pa sa lupa. Example, 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Pabasa part. 1 Corinthians 15:23. Ginagamit ni Pablo dito yung first fruit na prototype. So makikita natin dito sa Corinth yung mga believers na sa chapter 15, dinideny nila yung resurrection ng mga believers. So dito makita natin sa verse 12, 1 Corinthians chapter 12, yun ang issue na merong hindi naniniwala. Tapos, hindi gumamit si Paul ng proof text. Mahilig tayo sa saan ba makikita, saan mababa. Hindi yung gospel pa rin ang ginamit ni Pablo. So ginamit niya si Jesus Christ na prototype ng resurrection. Part? 1 Corinthians chapter 15, verse 23. Mm-hmm. Datapwat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan si Kristo, ang pangunahing bunga. Mm-hmm. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Bunga ng alin? Unang bunga ng alin? Ng pagkabuhay na mag-uli. Ibig sabihin nito mga kapatid, Jesus Christ is the prototype of our resurrection. Ngayon, dahil nabuhay si Kristo, tayong mga nananampalataya ay mabubuhay din. Tayo ang kasunod. Pero una si Kristo na naging bunga. So yung ating resurrection, darating pa lang yun, susunod pa lang yun. Kailan? Sa second coming. Pero itong 144,000, hindi na ito dadanas ng kamatayan. Itong second coming, yung pag-asa lang na binibigay doon sa mga nananampalataya na namatay. Kita niyo mga kapatid? So siya yung prototype. First fruit. So, ito yung tanong. Ang lahat ba na mananampalataya maliligtas at magre-reflect ng karakter ni Jesus Christ? Oo, siyempre. Pero hindi lahat magiging mature dito sa lupa. Yung iba doon na sa langit mamamature. Itong 144,000 dito pa lang sa lupa dahil they spending time with their personal acquaintance with God. Nag-aaral sila, hindi yung mga napag-aralan na narinig lang natin sa tao. Yung direct mismo sa Word of God.
Kasi marami ng tao na nakabasa ng Bible na from cover to cover, Genesis to Revelation, hanggang ngayon hindi pa alam yung 144,000. Kasi rinireveal lang yan ng Holy Spirit. Ngayon, bago tayo magtapos mga kapatid, gusto kong ipaabot sa inyo. Baka meron kayong mga mensahe na nabasa na natin ito tapos ngayon nyo lang nalaman, walang ibang tatanggap na credit yan. Holy Spirit ang nagbibigay niyan kasi yung anghel na umaakyat galing sa east. Anong ibig sabihin na umaakyat sa east? Yung araw lang naman ang umaakyat sa east. Ah. Yung araw, mukhang sisinag mo na yan ang dilaw. Yung tawag niyan ay banaag ba yun? Yung sunrise na makikita mo yung aninag ng liwanag, dandahan yan. Tapos medyo mapula, didilaw. Tapos puputi na hanggang liliwanag na. Mga kapatid, pag meron tayong mga liwanag na ngayon lang natin nakita, kahit nabasa na natin noon, ang credit noon sa Holy Spirit, walang sinong ang pastor na tatanggap o sino mang Bible worker na tatanggap ng credit na, oh, mabuti si Juan pinaliwanag, hindi ko to alam noon eh. Holy Spirit yan, ha, mga kapatid. Walang pwede. So ngayon, last part, sa verse 15, ito na. Sisigla tayo dito mga kapatid. Verse 15, verse 5, Revelation 4:5. Part, pwede pabasa lang last part, Revelation 14:5. Walang kasinungalingan na nakita sa kanilang mga bibig at sila ay walang dungis. Second part. Sige nga, pabasa. At sa kanya-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Mm-hmm. Sila ay mga walang dungis. Yan. Kita mo? Biro mo yung Laodicea, tinatakan sa chapter 7, tapos dito diniklara na walang dungis. Hindi ba kayo tatalon dyan sa upuan nyo at magpasalamat sa Panginoon? So yung ating spiritual life at pananampalataya, hindi based doon sa ating pag-unawa, sa ating pakiramdam, sa ating interpretasyon. Based yan sa salita ng Panginoon. Yung declaration ng Panginoon. Moses, tanggalin mo yung sapatos mo dahil ang dakong ito ay banal. Paano naging banal yon? Wala na doon. Tanggalin mo na lang yun. Bakit? Sabi ng Panginoon eh. Example part, Psalm 32 verse 2. Psalm 32 verse 2. 5 minutes na lang tayo. Sa mga naiinip. Pero I hope you are not getting init. Psalm 32 verse 2. Awit, Kapitulo 32, talatang 2. Ganito ang sinasabi. Mapalad ang tao na hindi pararatangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pangdaraya ang diwa niya. Wow. Kita nyo? Tingnan naman natin yung John chapter 1 verse 47. Ito din yung ginamit ni Jesus dito eh. Pero sa ibang punto, pero titingnan natin. John chapter 1 verse 47. John ang chapter 1 nito, verse 47. Ang context nito yung self-righteousness. Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya. Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Wow! Si Nathaniel daw, walang daya. Alam niyo kung anong nangyari doon? Sabi ni Nathaniel, walang anumang lalabas mula sa Nazareth na mabuti. No one can it be. Nothing good come out of Nazareth. He has the wrong lineage or the wrong birthplace. Sabi naman ni Philip, hindi nag-argue si Philip sa kanya. Sabi ni Philip, pumarito ka at tingnan mo. Tapos pumunta siya. Ang unang sinabi ni Jesus sa kanya, sabi ni Jesus, anong sabi ni Nathaniel kay Jesus? Kung ito ay galing sa Nazareth, palpak na kagad ito dahil walang mabuting nanggagaling sa Nazareth. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Oh, merong Israelita dito na walang ano nga yung guile? Daya. Walang daya sa kanya. So ngayon, dito sino dito yung lumitaw na talagang righteous?
Di ba? Tapos nung nakita si Jesus, nung nag-approach siya, sabi niya, sabi ni Jesus, ito yung tunay na Israel na walang daya sa kanyang bibig. So nagulat si Nathaniel ngayon. Sabi niya, paano mo ako nakilala? Sabi ni Jesus, well, nung nandun ka sa ilalim ng fig tree, nakita na kita. Nung narinig ni Nathaniel yon, masyado pa bigat yun para sa kanya. At doon niya nakita ang kanyang sarili. Nakinig siya. At naging alagad siya. So remember, nung panahon na yon, walang mga telepono, walang television, walang cellphone, walang kung ano-ano, walang mga camera. So nakita siya ng Panginoon. At nung sinabi ng Panginoon sa kanya, nakita na kita. Pero hindi sinasabi ng isa pang text, mga kapatid. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verses 21 and 22. Titingnan natin yung context nito. Tapos pabalik tayo sa Revelation 14. Tapos na tayo. 1 Peter chapter 2, 21 and 22. Pag may 1 time Peter kayo, chapter 2, verse 21 and 22. Pag may time kayo, basahin nyo yan lahat, ha? Sapagkat okay, sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga magsisunod sa mga hakbang niya. Yan. Na siya'y hindi nagkasala, mm-hmm, o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kita nyo? So, ang sinasabi ni Pedro dito, tapos na ako sa experience nito. Salamat sa Panginoon, salamat sa banal na Espiritu. Ito rin yung gagawin natin. Dito napapasok yung pagiging example ni Jesus Christ, Christian living, hindi doon sa baptism. So ngayon, kung ikaw ay minaltrato, anong gagawin mo? Babalikan kita, pare. May panahon ka rin. Ganun ba? Siyempre, hindi. We must be willing to suffer wrongfully. Yun ang sinasabi ni Pablo. This you were called because Christ suffered for you, leaving an example that you should what? Follow His steps. Ngayon, anong ang deserve sa Tagalog? Anong deserve sa Tagalog? Deserve ba ni Christ na dapat siya magdusa? Siyempre, hindi. Willing ba siya magdusa? Yes. Bakit? Because He loves you and me. He was leaving us an example that we should follow His steps. And then His steps are described in 1 Peter chapter 2, verses 22 and 23. Patuloy nga, part 22 to 23. 1 Peter chapter 2, 22 to 23. Na siya hindi nagkasala o na kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pang-aalipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Hindi niya sinabing babalikan kita o ididimanda kita. Diba? So sa verse 24, ito na yon ang sample natin. He bore our sins in His body on the tree. Saan tree yun? Yung cross. So that we might die to sin at mamuhay sa katwiran. Na sa pamagitan ng kanyang mga sugat, anong nangyari sa atin? Tayo ay gumaling. Doon tayo sa kanyang sugat gumaling, nakita natin ang ating pagiging makasalanan, self-righteous, false evaluation, sumuko tayo sa kanya kagaya ni Job, ilagay yung kamay sa bibig natin, Lord, ikaw na magsalita, dahil noon narinig ko lang, ngayon naintindihan ko na, nakita ko na talaga. Diba? So ngayon, ibig sabihin, pag nakita niyo itong tree, nagtutukoy ito ng sumpa ng Diyos. So doon sa cross, isinumpa na tayo kasama ni Kristo, yung ating bios, at kasama din yung kasalanan natin. Kaya nung nabuhay si Kristo, binigyan niya na tayo ng Zoe. John, 1 John chapter 5 verse 11, binigyan niya na tayo ng eternal life. Bakit? Patay na yung Adamic life natin doon sa cross. Deuteronomy 21 verse 23, He who is hung on the tree is at the curse of God. Ngayon, dinala ni Kristo yung ating kasalanan sa doon sa kahoy, isinumpa ng Diyos, kaya patay na tayo. Ito yung ating dapat malaman. Kung bakit tayo pronounced na blameless. Ito yung katotohanan na nandun kay Kristo sa kanyang pagmamahal sa atin. He was willing to suffer that we might be healed.
Yung tugon natin, mga kapatid, we must be willing to suffer that He might be glorified. Yun na yung fulfillment ng gagawin ng 144,000, the last generation of Christians dito sa lupa bago dumating si Kristo, Revelation 18:1, that the earth was lightened with His glory. So these are the people, the 144,000. Please remember, will the 144,000 will be persecuted? The ambassador sa Great Tribulation? Yes. Iaakusa ba sila? Imamaltrato ba sila? Yes. Gaganti ba sila? Siyempre hindi. Kasi magre-react sila kagaya ng pag-react ni Kristo kung paano siya trinato. Tatahimik lang sila na para silang tupa kasi si Kristo ang kanilang model sa buhay. So mga kapatid, ito yung kapangyarihan ng everlasting gospel na message na pinaabot sa iglesia ng problemadong iglesia at sila ay tumanggap kay Kristo. Pinapasok nila yung banal na espiritu. So hindi na yung sarili ang nagmamumuhay. Kaya walang natagpo ang pandaraya sa kanilang bibig at walang dungis sa kanilang buhay kasi they accepted their lives has been crucified with Christ and now they live no longer themselves. We no longer live, but Christ lives in us. So they are blameless. So mga kapatid, ang pronunciation ng Panginoon, here are my people who have the faith of Jesus Christ and who are manifesting by keeping the commandments of Jesus Christ. O kaya yung sa Revelation chapter 19 verse 8, pwedeng pabasa part? Revelation chapter 19 verse 8. Revelation chapter 19 verse 8. Mm-hmm. At sa kanya'y pinagkaloob na damitan ang kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gaya ng mga banal. Wow. So these are they who have come out of the great tribulation sa chapter 7 verse 14 and washed their robes. Kapareho lang eh. Made their white blood. So, meron talagang mga tao na maghuhugas ng kanilang robes, made it white, sa anyong rinugasan through the righteousness of Jesus Christ. The imparted righteousness of Jesus Christ. Christian living ito, mga kapatid. So itong mga tao ito, sila ay malinis na ngayon, lininisan, they will fully reflect the character of Christ. Paano mangyari ito? By promotional program, by incentives, pipremyuhan, ang makabenta ng maraming libro, o yung makataas ng solicit sa gathering, o yung maaga makapunta ng Sabbath school? No. By preaching and understanding the everlasting gospel, the three angels' message, the righteousness of Christ, at yung ating tugon sa mensaheng ito. And the three angels' message in verity, Christ our righteousness. So nakita niyo mga kapatid dito kung gaano kadakila ang plano ng Panginoon sa atin for the last generation of Christians. Ang plano niya ay maging totoo itong three angels message, the everlasting gospel, as the power of God unto salvation sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia. That the message will produce a people who will be able to stand in the great day of God, the great day of the tribulation and up to the second coming. Alam niyo ba mga kapatid na yung kanyang kabanalan ay sumusunog? At alam niyo ba na ang lahat na hindi matakpan ng kanyang kabanalan, ng kanyang katwiran, ay masusunog din sa kanyang second coming. So mga kapatid, naniniwala ba tayo, tinatanggap ba natin na ang Panginoon ay kaya niyang gawin ito sa buhay ng bawat isa sa atin bilang kanyang iglesia, na tayo ay magre-reflect ng kanyang kaluwalhatian, hindi dahil meron tayong kabutihan sa ating sarili, kung hindi tayo ay dinamitan ng katwiran ng ating Panginoong Yesus. At pang mangyari yun, tayong mga iglesia ni Kristo ay sisigaw at iiyak pagdating ng Panginoon, ito ang aming Diyos at dakilang tagapagligtas na matagal na naming hinihintay. Let's pray. Thank you, Lord, for this precious truth of the Laodicean message that from the beginning you were sick with us, you're about to vomit us, but yet because of your agape, you counseled us, and it is by your grace that we learn to turn around. And there's still a problem. We heard it, but we are not planning to buy
So you put us into a, you chastise us, you discipline us, and by your grace, we realize that we need to repent, and when we repent, we allow the Holy Spirit to work in us, and then you were able to seal us, you were able to produce people who will stand in that great day to testify the power of the gospel and to vindicate the righteousness of Jesus Christ. And at the end, you declare us like Jude, verse 24. You will present us faultless before the presence of thy glory with exceeding joy. Bless all your children who are listening and will be listening, especially your children in Cavite District, General Trias, that by your grace, we believe that this will start the fire, the blue fire of Jesus Christ, bringing the everlasting gospel as a testimony, till all of us will rejoice and you will declare, it is finished. Thank you, Lord, for granting us our prayer. In Jesus' name, amen.